Magandang umaga ka, high school. Ating pag-aaralan ngayon sa video na ito ang isa sa uri ng mga ponima. Ito ang ponimang suprasegmental. Ano nga ba ang ponimang suprasegmental? Ang ponimang suprasegmental ay ginagamit sa pagbigkas ng mga salita upang higit na maging mabisa ang pakikipagtalastasan. Mayroong apat na uri ng ponimang suprasegmental. Una, ang tono. Pangalawa, ang diin. Pangatlo, ang haba. At pang-apat ay ang tala. Tono. Ano nga ba ang tono? Ang tono ay ang pagtaas at pagbaba ng tunog ng tinig o bigkas. Halimbawa nito ay ang maligaysa. Maligaysa ay pinapakita ang pagpapahayag. Ang halimbawa nito ay ang nanalo siya sa loto, kaya maligaya siya. Maligaya siya. Pangalawa, maligaya siya? Nagtatanong. Paano nga ba mapapakita ang pahayag na nagtatanong? Halimbawa nito. Maligaya siya? Bakit? Dahil siya ay nanalo sa loto. Pangatlo, maligaya siya? Bakit siya maligaya? Ito ay nagpapakita ng pagbubunyi. Halimbawa nito, siya ay nanalo sa loto. Bakit siya nagbubunyi? Dahil siya ay nanalo sa loto. Pangalawa ay ang diin. Ang diin ay ang lakas at bigat ng pagbigkas. Ang halimbawa nito ay ang puno. Isang uri ng halaman o tree sa Ingles. Puno. Makikita natin sa halimbawa na ito na ang diin ay nasa unahang bahagi ng salita. Pangalawa, puno. Puno na ang ibig sabihin ay full. Full sa Ingles. Pangalawa naman ay tayo. Na ang ibig sabihin ay tayo. Tayong lahat. Ang pangalawa naman ito ay tayo. Na ang ibig sabihin ay stand. Sabihin, stand, tumayo si Ana. Tayo si Ana. Tumayo ka, Ana. Pangatlong uri ay ang haba. Ang haba ay tumutukoy sa haba at ikli ng pagbigkas. Halimbawa nito ay ang, gagamitin pa rin natin yung halimbawa na ginamit natin sa pangalawang uri na ginamit natin sa diin. Ito ay ang puno. Nagpapakita ng mahaba. Puno. Ang pangalawan ay puno. Ulitin ko, puno at puno. Pangalawang halimbawa ay tayo. Tayo. Sabihin, mahabang pagbigkas. Tayo. Ang pangalawan ay tayo. Dito pa lang sa mga halimbawa na ito, makikita na natin ang pagkakaiba sa haba ng pagbigkas ng isang salita. Ang pang-apat naman ay ang antala. Ano nga ba ang antala? Ito ay tumutukoy sa saglit na pagtigil. Dito sa antala ay maipapakita natin kung paano ipahayag ang isang salita. Tulad na lamang nito, letter A. Hindi siya si Peter. Na ibig sabihin, ang tao ay hindi si Peter. Ang pangalawa naman ay, hindi siya si Peter. Ang ibig sabihin naman nito ay tinatama o pinagdidiinan ng tagasalita na si Peter ay ang taong tinutukoy. Pangatlo nito, hindi siya si Peter. Si Peter ang tinutukoy, hindi ang isang tao. Sana malinaw sa inyo kung ano ang ating pinag-aralan sa video na ito. Muli, maraming salamat. Salamat po.